Wednesday? Maglalaro ako ng golf doon. Kasama si chairman yun. Alis din ako noon. Kasama ko mga empleyado ko. Ako rin po. May pupuntahan akong birthday party. Ako rin, ma. Kung ganon, i-cancel nyo lang lahat yan. Pero po. Ano? Ma, ano ba mangyayari? Magpapakasal kayo ni Honey. Ah, okay. Ma, ano ba kayo? Please, huwag kayong manghimasok sa buhay namin. Tumigil na kayo. Ano sabi mo? Hindi ako nanghihimasok. Hindi ba magpapakasal kayo? Pag nakagraduate na ako sa college. May internship ka pa. Kailangan mo rin pumasok sa army. Huwag na natin patagalin pa. Magpakasal na kayo agad. Habang bata, at cute pa kayong dalawa. Eh, bakit kailangan sa Miyerkules pa? Paano yung party? Stop! Ayoko na makarinig ng reklamo. Alam niyo bang nahirapan akong i-book yung wedding hall? Kaya dapat, free kayo sa araw na yon. Aasahan ko ang buong suporta nyo. Maliwanag ba yon? Ay. May problema ba? Wala naman. Sabihin mo nga, Lito. Sa tingin mo, sumusobra ng ginagawa ko? Hindi naman. Sa isang bahay na sila nakatira, mabuti na magsama sila bilang mag-asawa na hindi sumama ang tingin sa kanila ng tao. Ang totoo, madalas kong inaalala ang tungkol sa bagay niyan eh. Kaya nagkapasalamat ako. Bakit ka ganyan? Ano bang problema mo? Hindi maipintay ang mukha mo. Wala akong problema. Okay lang ako, kaya lang hindi ko alam ang gagawin ko eh. Pero wala ka nang kailangan gawin pa. Wala na silang kailangan. Meron na silang bahay at naibook na ang wedding hall. Ang kulang na lang, wedding rings at wedding gown. Ganun ba? Sa susunod na Miyerkules? Wow, hindi masyado nagmamadali yung mama ni Jello, no? Oo nga. Honey, sabihin mo, may nangyari na ba sa inyo ni Jello? Ano ka ba? Tumigil ka nga. Ay, okay na yan. Ilagay mo na. Sige po. Alam na ba ni Jigo, ha? Sinabi na ni Papa sa kanya. Yun pala ang dahilan kaya malungkot siya. Hindi man lang siya nag-hello sa amin. Annie, nakabili ka na ba ng wedding gown? At saka ng wedding rings? Bibili pa lang kami. Magiging busy ako. Wow! Gusto ko. Ito. Yung huling sinukat natin. Masyadong mahal. Ganun ba? Maganda nga siyang ito. Ito na lang! Ayoko niyan. Ang daming bato. Ikaw na ang pumili. Teka, kailangan ba talaga ng sing-sing? Siyempre kailangan ko yun, no? Simbolo yun ng pag-ibig. Simbolo ng pag-ibig? Honey, hindi sapat ang sing-sing para maging simbolo ng pag-ibig. Ayoko na, tara na. Sandali, dapat may sing-sing. Katibayan yung nakasal ka sa akin. Kung ganon, hindi pala simbolo ng pag-ibig ang sing-sing, kundi posas. Maganda. Hindi na kailangan yan. Isang araw lang yung gagamitin. May suit na ako, no? Papasok tayo. Kailangan kong bumili ng wedding gown. Eh, di bumili ka. Hihintay na lang kita. Alam ko na. Halika. Doon tayo sa studio. Studio? Bakit? Anong bakit? Eh, di para sa wedding album. Wedding album? Hindi na, ayoko. Groom, tumingin ka rito. Bride, tumingin ka rito. Hindi ako ututo para sundin yun.
Ayoko gawin yun. Sumasobra ka na. Ayaw mo ng sing-sing at ayaw mo rin magpa-picture. Bakit ka pa sumama sa akin? Ayoko naman talagang sumama. Napilitan lang ako dahil kay mama. Pero ngayon magkasama tayo. Pagbigyan mo na ako. Kahit ngayon lang mahirap pa yun. Wala ka nang ginagawa kundi magreklamo. Pwede ba tumigil ka na? Gumagawa ka na eksena, ha? Nakakahiya ka na. Nakakahiya? Alam mo ba na kanina pa ako napapahiya? Pinagtatawanan na ako ng sales lady dun sa jewelry shop. Bakit ba ako nilang palagi ang dapat magparaya? Eddie, wag! Kung hindi ko yung gagawin, ano na mangyayari sa atin? Kaya pala may mga couple na naghihiwalay bago ang kasal. Ano? Magkaliwanagan nga tayo. Kapag ikinasal na tayo, huwag ka mag-expect na palagi kitang pagbibigyan. Kailan mo ba ginawa yun? Ay, naku naman. Kasalanan tong lahat ni Mama. Wala namang kasalanan si Mama. Bakit mo ba sinabi na pakakasalan mo ako? Ewan ko. Sa nangyayaring to, parang pinagsisisihan ko sinabi ko. Sa palagay ko, kailangan pag-isipan muna natin itong mabuti. Kinausap niya ako. Ang sabi niya, gusto rin niya makilala ang mama at lola mo. Masyado akong busy, hindi ko na naisip yun. Mama, ako po si Jello Baek. Lola. Akong grandson-in-law niyo. Sana magustuhan niyo po ako. Alam niyo po ba, itong si Honey na apo ninyo, hindi marunong makinig sa akin. Pero wala po kayong dapat ipag-alala. Aalagaan ko po siya. Asahan niyo po yun. Ayoko sa'yo. Totoo ba yan? Gusto kita. Salamat, Jello. Mama. Lola. Ikakasal na po ako. Kunin natin si Darius para mag-host ng ceremony. Okay. Okay lang siguro kung wag na tayong kumuha ng officiator. Ano pa ba? Paano ang honeymoon natin? Saan tayo pupunta pagkatapos ng kasal? Kailangan pa ba yun? Wala akong panahon. Ayun ka na naman. Okay, sige. O saan? May gusto ka bang puntahan? Italy! Punta tayo sa Rome! Anong Rome? Asa ka, hindi pwede. Joke lang yon. Kung hindi naman tayo makakapag-abroad, okay na sa akin na magbakasyon sa isang isla. Isla? Okay sa akin yun. Sa Yoido tayo. Yoido? Bakit? Isla naman ang Yoido, ah. Kung ayaw mo dun, sa iba na lang. Ah, sa Tuxom. Sa Tuxom? Ay, ang hirap naman ito. Alam ko na. Ganito lang gawin natin. Aalaguin ko to. Kapag magkakaparehong tatlong shape, dun tayo sa gusto mo, okay? Okay, sige. Teka, hindi mamaliit ang chance ako? Hindi, ah. Jeju! 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 Yuido. Jeju! Jeju, sige na! Sa Jeju tayo! Jeju! 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 Jeju Island, tanalo ako! Yay! Pupunta kami sa Jeju Island! Oh, galing-galing! Swerte ko naman! Aba? Sa ngayon, hindi. Hindi pa nagsisink in eh. Nakapag-impake ka na ba? Oo, Mina. Ta-da!
Anong laman ito? Bukas ano? Kayo talaga? Ano ka ba, honey? Huwag mo na dahan-dahanin niyo pagbubukas. Sirain mo na! Sorry. Ano ba to, ha? Mari, ka pa na hindi mo alam. Tumigil ka nga dyan. Alam mo, nag-research kami ni Mina sa internet. Sabi, para sa honeymoon, ang pinaka-importanting gamit na dapat halin ng babae ay ang lingerie at pajama. At saka, fragrance. Makinig ka. Mag-shower ka muna, honey. La, la, la. Jenny, no, talaga si Joey. Ay, pagkaligo, isuot mo tong sexy underwear na binili namin si Mina. Pagkatapos, mag-spray ka ng perfume. Para mabango. Maglagay ka ng konting makeup. Ah, meron kang kailangan tandaan kapag nagsha-shower ka, ha? Ano yun? Huwag na huwag kang kakanta o magaham habang nagsha-shower ka. Maliwanag ba? Bakit? Baka kasi nervous yun ang lalaki. Kapag masyadong relax ang babae. Ah. Honey, masarap bang humalik si Jello? Ano ka ba? Sabihin mo na. Dali na, magaling ba mag-kiss si Jello? Tama na. Magkwento ka na. Magkwento ka na. Masarap bang humalik si Jello? Sabihin mo na. Tanggapin nyo. Para sa inyo ito. Ano ba mga yan, Lito? Silverware at saka China set. Ano ka ba? Hindi ka na dapat bumili. Kailangan kong sumunod sa mga tradisyon natin. At saka, bumili rin ako ng comforter. Nasa kwarto nyo. Eh, sana magustuhan nyo. Ay, naku, salamat. Lito, mula ngayon, balain na kita. Ay, balae. Ay, salamat sa pagtanggap niyo sa amin ng anak ko, ha? Ang saya ko. Kuya? Hmm? Tulog ka na? Hindi pa. Kayo rin pala ni Honey ang magkakatuluyan. Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba? Ewan, hindi ko alam. Siya na yata ang pinaka-stupid at pinakalampa. Kahit hindi siya marunong lumangoy, tumalon siya sa dagat para lang masagip ako. Kahit na lagi mo siyang sinusungitan at sinisigawan, nakangiti pa rin. Paglaki ko, magpapakasal ako sa isang babae na mas matalino at mas maganda kay Honey. Sige. Pero, masaya ako na si Honey mapapangasawa mo. Okay na yon. Kuya, alam mo namang mahal na mahal kita. Kaya lang, minsan meron kang character disorder, alam mo ba yon, ha? Kaya naman, masaya ako na ikakasal ka sa kanya. Siyang babaeng nababagay sa'yo. Perfect match. Congrats, ha? Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog eh.
Eh, kayo po? Uy. Eh, hindi rin ako makatulog eh. Papa? Oh, bakit? Maraming salamat sa pagpapalaki niyo sa akin. Oo. Eh, hindi ka pwede umiyak. Mamumugto ang mga mata mo. Makapagtawa ng kabukas, sabihin ng mga bisita ang pangit ng bride. Uy! Huwag ka kang umiyak, anak. Kailangan maganda ka sa kasal mo. Bukas ngiti ako. Dapat nakangiti ka rin. Ang single father at ang anak niya. Magiging katawa-tawa tayo kapag umiyak tayo bukas. Pangako po. Ngingiti ako. Tama yun. Ganyan nga. Papa. Mag-practice tayo maglakad. Sige. Ready ka na? Apo, game. Huwag ko mali pa. Dan. Dan. Thank you so much. Omina, dito ka naman. Bagay sa amin ang dress namin. Okay, game na ha. One, two. Miss Song? Miss Song, kamusta kayo? Hello? Ang gaganda nila, no? Hi! Best wishes. Kamusta na kayo? Sandali, buntis po kayo? Ah, napansin niyo pala. Congratulations, ma'am! Naku, nakakahiya naman. Honey, masaya ako para sa'yo. Magpapakasal ko na kay Jello Baek. Wala ako masabi. Iba ka talaga. Natupad rin ang pangarap mo. Sigurado magiging masaya kayo. Honey, best wishes, ha? Thank you, sir. Salamat din po sa pagdalo. Ang ganda mo talaga. Bye! Mamaya na lang! Uy, si Miss Song at si Mr. O, nagkatuluyan. Nakakagulan. Nakita mo yung tiyan niya? Nakikita din ang tiyan mo. Oo, honey, magkaka-baby ka rin. Ang ganda mo. Ikaw rin. Masaya ako dahil ikaw ang... Masaya ako dahil... Ikaw ang pakakasalan ni Jello. Mas pinili ka niya kaysa sa akin. Dahil doon, kaya nahulog agad ang loob ko sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Ang labo mo naman. Anong malabo doon? Pinili ni Jello ang perfect na babae. Yun ang ibig kong sabihin. Era. Dapat maging happy ka. Ingitin mo ako para gustuhin ko na rin magpakasal. Okay. Magsisikap ako, Era. Huwag ka na magsikap. Nakakatakot ka kapag nagsisikap ka eh. Ikaw ang babaeng hindi marunong sumuko. Pasensyosa ka at kung magsisikap ka pa... Talo sila! Tama. Best wishes. Salamat. Congrats, pare, ha? Sige, ha? Sige, doon tayo. Oh, dumating na ba sila? Natutuwa talaga. Oo, kanina nakita ko na. Nagsigalan yan. Sila ba nagkatuluyan? Jigo?
Jello, mukhang masayang-masaya ka ngayon ah. Abot tenga yung ngiti mo eh. Ayos ang porma mo ah. Siyempre. Mag-iingat ka. Pag nakita ko ni Honey, baka magbago isip niya. Ha? Pwede rin namang itakas ko siya rito at ilayo sa'yo. Excuse me. Attention please. In a few minutes, magsisimula na ang wedding ceremony. Ang groom na si Jello Baek ay ikakasal sa bride na si Honey O. Hinihiling ko sa mga bisita na magpuna. Magsisimula na. Kinakabahan ka ba? Ay, nako. Umayos ka nga, baka magkamali ka eh. Baka mamaya ilaglag mo yung singsing o kaya tapakan mo yung wedding gown mo. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Honey, meron akong wedding gift sa'yo. Gusto mo ba? Wedding gift? Ano ba yun? Lapit ka. Totoo? Kaibigan, tulad ng nakikita ninyo, wala officiator sa wedding ceremony. Kaya naman, magpapalitan ng vows ang bride at groom para gawing opisyal ang kanilang kasal. Painggan natin sila. I, Jello Baek, vow to my bride, Honey O, that I will love and honor her in good times and in bad times, in sickness and in health. I will respect you and cherish you as my partner until death do us part. I, Honey O, vow to my groom, Jello Baek, that I will love and honor him in good times and in bad times. In sickness and in health, I will respect you and cherish you as my partner until death do us part. Magpapalitan na ng singsing ang groom at bride. Sige na, simulan niyo na pagpapalitan ng mga singsing. Sana paano na? Sorry, Natalie. Nasaan yun? Nasaan na yun? Nasaan napunta? Ito, nakita ko na! Nakapasal siya na. Relax na. Thank you, ah. Sabi ko na mangyayari to. Tumigil ka na sa pang-aasar mo. Alam ko na matagal mo na akong gusto. Matagal mo na pala akong mahal. Ano? Ano ba sinasabi mo? Yung second kiss natin. Hindi yung sa ulan, ah. Nangyari yung sa Villa. Nagnakaw ka sa akin ng kiss. Bakit kinatahimik dyan? Naku, mga kaibigan! Si Honey talaga. Si Honey, oh! Mamulan nga. Apo! Honey talaga! Naku! Aggressive niya! Hindi ko na nasabi ang mga salitang you may kiss the bride! Naisahan kita. Congratulate natin ang bagong kasal. Patingin natin sila, mga kaibigan. Mabuhay ang bagong kasal. Congratulations, honey. Jello. Ganda-ganda ng scenery! Halika, maglakad-lakad muna tayo sa beach! Jello, sige na, please!
Ihinto mo na yung sasakyan. Wow, ang ganda talaga! Tignan mo yung kulay ng dagat! Ang ganda, di ba? Feeling ko nasa island tayo sa South Pacific. Asul na asul ang dagat. Ang ganda! Jay, bakit? Galit ka pa rin ba sa nangyari? Pwede na ba tayong umalis? Mga kaibigan, may hinanda kami video presentation. Collection ito ng photos ng bride at groom habang lumalaki sila. Sariwain natin ang kabataan nila. Enjoy niyo yung food na hinanda namin para sa inyo habang pinapanood niyo ang video presentation. Uyo? Uyo? Si Ani pala yan? Ulit, ano? Wow! Tignan nyo! Kay gandang bata, hindi ba? Ang cute-cute niya! At ang batang babae niyan ay lumaki na isang malusog, guwapo, matalino at pakisig na lalaki. Huh? Jello, ang daming babae. Si Kuya Jello ba yun? Tama. Ang kuya mo nga. So, wakas out na rin. Ang sarap para ako nabunutan ng tinik sa dibdib ko. Jello, anak, wala ka nang dapat pang alalahanin. Hmm? Alam na nilang lahat. Medyo sobra nga ang ginawang yun ni Mama. Alam niya magagalit ka, pero ginawa niya pa rin. Teka! Saan ka pupunta? Tumigil ka! Huwag ba kuyo kay Tito Jello! Ko, mas maganda to. Doon ang room natin. Ay, nakakainis ka na. Wala ka naman sense of direction, ang hina mo pa. Sorry. Oh, what a coincidence. Dito rin kayo? Hindi niyo natatandaan? Magkatabi tayo sa eroplano. Ano ba yan? Nakalimutan niyo na agad? Hello. Hello po. Bilisan mo, mag-check-in ka na. Oo. Ay, naku, naligaw kami sa paghanap ng front gate ng hotel. Doon kami sa likod dumaan. Mababaliw na ako sa kanya. Oh my gosh! Hindi ko masyadong napansin nung nandun tayo sa plane. Napakagwapo mo pala. Para kang movie star. Sige, ha? Aalis na kami. Halika na. Bilisan mo na nga. Oy, teka, sandali lang. Mukhang mahilig ka sa hotdog, Darius. Paborito mo yan? Bakit? Ayaw mo? Hindi ka ba umakain ng hotdog? Gusto mo sa ibang lugar na lang tayo kumain? Hindi, dito na lang. Okay lang sa akin. Kain na. Okay. Ang ganda talaga rito. Asul na asul ang dagat. Ang sarap pagmasdan. Jello. Susubukan ko. Alam ko na mahina ako sa maraming bagay. Pero magsisikap ako. Magiging isa akong mabuting asawa. Kinikilig ako. Napaka-romantic naman ang mood. Ah, so, dito pala ang room nyo. Doon naman kami, sa katabing kwarto. What a coincidence talaga. Mukhang itinadhana talaga na magkita-kita tayo. What do you think? Dapat pala, sumabay na lang kami sa inyo. Eh di sana, hindi na kami nagkandaligaw-ligaw. Hindi ako magaling sa directions. At sa marami pang bagay. Sandali, mukhang bata pa kayong dalawa. Oo. Pareho kaming 21. This year. Wow! Napakaaga niyo pala nagpakasal. Hmm. Ganun na nga. Shotgun wedding? Hmm? 11 years. Huh? Ang agwat ng mga edad namin. Ang tanda pa niyang tingnan. Thank you. Wow, ang gentleman mo naman.
Dahan-dahan, hindi yan beer, no? ngayon lang ako nakainom ng wine. Dahan-dahan lang sa pagdadrive! Para akong masusuka! Bakit ka ba kasi uminom ng maraming wine? Oh! Okay ka lang? Pakiugasan to, ha? Ito, ha? O, yan. Ginseng chicken noodles. Yan. Pahingi ako ng tinidor. Ha? Anong tinidor? Ano yan, spaghetti? Ha? May tamang paraan ng pagkain sa bawat putahe. Sa pagkain ng noodles, gumamit ka nito. Chopstickin mo! Yun ang tamang paraan. O, ito. Hawakan mo. Hindi ako marunong gumamit ng chopsticks. Akala ko ba Korean ang mama mo? Hindi ka ba niya tinuruan? Akin na nga. Simple machine ng chopsticks, hmm? Alam mo kung anong klaseng simple machine? Ano? Para tong lever. Anong lever? Ganito yan, ha? Sa paghawak mo, dapat mahigpit. Mag-a-apply ka ng pressure dito tsaka dito, okay? Pagkatapos, hawak mo yung isang pang stick ng ganito. Dapat ay gagalaw na parang lever, ha? O yan. Nakinig ka pa mabuti sa mga pinaliwanag ko? Mali! Hindi ganyan. Ayusin mo nga. Ganito yan, o yan. Yan, ganyan. Wow! Paano sila nakagawa ng building gamit lang ang clay? Minsan sa isang taon, nagdadagdag sila ng layer ng clay. Oh, kita mo yon? Yung mga nakusling kahoy? Oo. Doon sila tumutungtong para... Ngayon alam ko na. Ang talino mo naman, ang dami mong alam. Ang hilig mo siguro mag-aral. Marami akong matututunan. Kung sa'yo ako sasama. Ano? Okay ka na? Naubos mo mag-isa yung dalawang bottle ng wine. Doon tayo. Halika na. Ang ganda naman sa lugar na to. Tingnan mo yun, oh. Uy, Manong. Mag-asawa kayo. Dapat kayo ang magkasama. Ginugulo niya ang honeymoon namin. Naku, pasensya ka na, honey. Ang totoo niyan, nag-aalala ko. Baka mahulog ang loob ni Jello sa asawa ko. Ano? Hindi mangyayari yun. Kakaiba si Jello. Hindi siya magkakagusto sa asawa mo. Ayaw niya sa mga babaeng makapalang mukha. Hindi ganun si Ilona. Hmm? Hindi makapalang mukha niya. Para sabihin ko sa'yo, mabuting babae ang asawa ko. Kaya lang, madalas siyang misunderstood. Napaka-inosente niya. Para siyang anghel. Hindi nga ako karapat-dapat sa kanya eh. Jello, doon tayo sa kabilang museum pagkatapos natin dito, okay? Ang sabi nila, interesting daw doon. Pumahig ka na, sige na. Ay! Oh! I'm sorry ba? Mag-ingat ka nga! Halika na! Halika na! Itinan mo nga ako! Sa beach kahit sandali lang! Ang dami nating pinasyalan. Ang dami palang museums dito. Napagod ka ba? Buong araw kang nag-drive? Mauna ka na mag-shower. Okay. Una ako. Anong gagawin ko? Tumating na ang oras. Hindi ko alam ang gagawin. Kinakabahan ako.
Sino yan? Si Ilona. Buksan mo yung pinto. Naku naman. Halika, mag-inuman tayong apat. Mamahalin tong champagne. Pasok na! Good morning, sir. Ano pong order niyo? Good morning. Welcome. Mukhang late kayo nag-breakfast, ha? Would you like to have a glass of wine with that? No, thank you. Okay na to. Okay, have a good time then. Huling araw na natin dito. Nakakainis naman. Wala tayong pictures. Hindi mo na kailangan problemahin yun. Ano? Bakit? Jello, hindi pa tayo. Nakakapagsarili na yan simula nung dumating tayo. Mamasyal tayo. Yung tayong dalawa lang. Huh? Okay. Promise yan, eh. Ang ganda ko talaga. Kaya naman in-love na in-love sa akin sa Jello Bae. Jello! 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 Tulungan mo ako! Anong parte yung masakit? Hindi ko alam. Basta merong masakit. Ilona! Umayos ka na, higa. Oh. Ano? Dito ba? Hindi. Hindi yan masakit. Dito ba? Eh, dito. Wag! Wag mo siyang hawakan. Tama na. Dito. Dito. Dito masakit. Tama na! Wag mo nang hawakan ang babaeng yan. Honey! Ano bang sinasabi mo? Huwag mo siyang hawakan. Huwag. Ayoko may hinahawakan kang iba. Ayoko. Honey, alam mo na doctor in training ang pinakasalan mo. Hindi mo pwedeng pagselosa ng mga pasyente ko. Kasama yun sa trabaho ko. Mahiya ka naman. Honey! Jello, sundan mo siya! Kung ayaw mo, ako na lang. Ani! Sa wakas, nasolo rin kita. Aminin mo na, hindi mo talaga siya gusto. Ayaw mo nga siyang hawakan, di ba? Sayang naman. Dapat nauna mo ako nakilala kaysa sa kanya. Eh di sana. Kung nangyari yun, hindi kita bibigyang pansin. Ano? Pinakikisamaan lang kita. Dahil napipilitan lang ako. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa asawa ko. Akala ko ba gusto mong magkasama tayo? Bakit nag-iisa ka rito? Galit ka ba? Intindihin mo kasi ako. Natural lang na magalit ako. Alam mo, mas maganda ka kapag nakangiti ka. Gumagaan ang loob ko. Dahil sa ngiti mo. Uy! Nakakangiti! Ngiti na yun!
Ah! Magka! Tawa na! Ito, tumatawa ka na? Uy! Tumatawa. Good morning! Honey, bakit ang aga-aga mong gumising? Matulog ka pa. Sorry po. Ano nangyari? Nag-alarm ng 5, hindi ka naman nagising. Akala ko ipagluluto mo ako. Hindi pala. Kuya, hindi pa naman uli eh. Pwede ka pa umatras. Kasimi jikku dugun goryo Naboda niga gokjeongi dae Boeureul wihae gidohalge Choesoneun dak haejwa Jeonjeonsureoge Okay, sabay ka. Oh, Era. Hello. Hello. Terno ang bikes nyo? Ako lang yung bike. Kailangan nyo pa bang ipakita na kayo na? Idea to ni Mama. Gusto nga niya mag-couple shirt kami. Hindi na ako pumayag. Excuse me. Pero, bakit naman yung symbol pa ng pagiging mag-asawang kulang sa inyo? Ah, yung sing-sing? Tsaka na, pag-registered na kami. Ha? Huh? Pag-registered na kayo? Oo, lige na. Ah, oo. Ano bang nasabi mo? Oh, ang galing mong galing lecture kahapon, no? Sandali! Honey, hindi ka pa pala kasal eh. Hoy! Ayon sa batas, alam mo ba? O ano? Alam na na lahat na mag-asawa kami. Nakita mo, nanumpa kami sa harap ng maraming tao. Andun ka, diba? At saka papel lang yun. Hindi naman importante yun eh. Anong papel lang yun? Hindi mo ba alam kung gano'y yung kahalaga? Importante yun. Ano? Pag-isipan natin. May pag-asa pa rin pala ako kahit pa paano. Oo.
Okay, sige. Maganda nga yun, di ba? Kasi mas masaya na ang laban natin ngayon, no? Sige. Sige lang, ha? Hintay, ha? Tayo na, Jello. Excuse, ha? Tingnan mo. Totoo nga ba yun? Kukuha siya ng entrance exam sa nursing ng dahil sa'yo? Wow! Ibang klase talaga si Honey. Talaga pala yatang sa'yo lang umiikot ang mundo niya eh. Parang ang Earth na umiikot sa Sun. Natural lang naman yun. Ano? Eh, hindi ko akalaing chauvinist ka pala. Ganito yan. Para lang yung buffet. Hmm. Pwede silang pumili ng ilalagay. Tapos ipapak natin sa lunchbox nila yun. Wow. Tapos pwede silang tumawag. Tapos ihanda ko dito para pick-upin na lang nila. Mm-hmm. Maganda idea, di ba? Mm-hmm. Anong masasabi niyo, Chef? Hello po. Pwede na. Pwede. Oy, ko pala. Kumusta? Welcome. Sige na. Ha? Anong order mo? Order ko, ginseng chicken galguksu. Naman! Hindi pwedeng noodles ka lagi! Kailangan kumain ka ng tinapay o kanin! Hindi lang noodles. Gusto ko rin kainin yung pickles na kasama nun. Oy, sa bagay ba yun? Hinahanap-hanap ko yung lasa nun eh. Ganun ba? Out of stock ngayon yun eh. Ha? Hindi pwede yun! Teka, ano yan ha? Ang laki naman yata yan! Terere ito. Alam mo pwedeng gumawa ng kulti dito. Tikman mo! Inilaman mo na yan, no? Talagang pinagsasaluhan ito. Lalo na ng magkakaibigan. Bakit pinagsasaluhan nyo yan? Ha? Baka magkaahawahan pa kayo dyan eh. Malinis to! Meron kasi tong anti-germ na kasama kaya malinis to. Sige na, uminom ka na, Jigo. Ayoko makipagkaibigan. Kukunin ko na lang yung noodles mo. Boyfriend kaya? Ano? Gusto kita, Jigo Bong. Love at first sight ako sa'yo. Date tayo? Ay, sinaano pa talaga? Ha? Di ba sinabi ko na sa'yo may mahal na ako? Eh bakit hindi ko pa siya nakikita sa dami ng punta ko dito? Niloloko mo lang ako. Hindi mahalaga makita mo siya. Basta may mahal na ako. Ang mahalaga, nasa puso ko siya. At siya lang ang aking nakikita. Shh, yan ang kalokohan. Ikaw ah, ayaw na kitang makita. Pwede ba? Huwag ka nang babalik. Salamat. Thank you. Una, mahaba ang buhok niya. Mahaba talaga, yung tipong hanggang balikat. Mahaba, di ba? Tapos, araw-araw nagpupunta siya sa parlor at nagpapagupit ng ganito kaiksi. Hanggang maging ganun ang itsura, ang nakapagtataka lang sa kanya, dumarating siya at nagpapagupit kung kailan sarado na yung parlor. Pero ginugupitan ko pa rin. Obvious na gusto ka niya. Ganon? Ganon ba ka obvious? At wala ka pang certificate, ha? Ang tapang niya. Kumukuha na nga, no? Makinig ka, Julie. Kapag nagka-boyfriend ka nang wala pa ako, hindi na kita sasamahan. Mina, alam mo, palagi ka kasi nakakulong sa kwarto mo at nagdo-drawing ng cartoons. Wala ka talaga makikilala pag ganon. Para kang babaeng nakakulong sa tore. Bakit? Wala namang masama doon. Maganda review sa cartoons mo, eh. Mm. Gusto niyong makita yung bago? O ano? Ay, bakit nataba ako sa drawing mo? Hindi ba? Nakakainis! Ang galing mo talaga mag-drawing, Mina. Tingnan mo, ang laki ng braso ko. Pero kamukha ko, ah. Teka! Yan ang nakakahiyang nangyari sa akin, ah. Yung nakakahiyang si Honey O noon ay asawa na ngayon ni Jello Baek. Hindi mo talaga masasabi ang mangyayari. Oo, yan din ang naisip ko habang dinadrawing yan. Hindi pa kami legal na mag-asawa. Hmm.
Pero, nangako ako sa kanya. Anong klaseng pangako ba kasi yun? Tinakot ka niya, no? Oh, ito na! Huh? Registration of marriage. Pirma lang dalawang witness. Madali lang yan. Ako nang pipirma dyan at si Peter. Sa tingin niyo, ayos lang yun? Oo naman, ayos lang yun. Hmm? Unahin natin to bago ka mag-exam. Ganon din kapag pumasa ka na. Parang pagpumasa ka na, mag-register. Mag-register! Pagpumasa ka, para lang manok at itlog yan. Ganun ba yun? Oo, no. Hihintayin mo pa bang magkaroon ng spot sa nursing? Oo, may problema. ID niya. Ay, kailangan natin ng ID niya. Ng ID ni Jello? Yung ID niya, araw-araw ba niya talagang dala? Nasa shower siya. Ano yan? Bakit mo kinakal ka lang wallet ko? Ah, ang ganda kasi eh. Tinitingnan ko lang, hindi ko pinapakailaman. Ay, ang cute talaga. Jello, bumili na kaya ako ng ganito, ha? Hoy, honey. Hindi porke asawa kita, pwede mo na itong pakialaman. Hindi ko pinakialaman. Bakit nagkulang ang pera ko dito? Hoy, hindi totoo yan. Hindi ako magnanakaw, no? Matulog ka na. Ayan na. Nakarehistro na po. Ha? Nakamali ka siguro. Ngayon lang kami nagpunta rito eh. Ganun po? Ngayon lang kayo nagpunta? May nagparehistro na po dito. Si Mr. Jello ba? Pinarehistro ni Jello! Paano mo nalamang kinuha ko ang ID mo? May iba pa bang kukuha? Jello, bakit lagi mong niloloko si Honey? Dahil gusto ko. Kayang gawin ni Honey lahat kung gugustuhin niya. Alam ko hindi madaling lumipat ng major. Ginawa ko yon para ma-motivate siya. Pero ang naisip niyang paraan na nakawin ang ID ko, doon, disappointed ako. Pangako! Kaya kong pumasa! Papasa ako sa nursing! Huwag ka na ma-disappoint. Maupo ka nga. Ang cool-cool ni Jigo. Sigurado ka ba? Baka kasi magaling lang siyang magluto. Minsan na pagkain, nakakalito. Kaya akala mo gusto mo siya. Hindi, honey.
Sigurado ako, gusto kong lahat kay Jigo. Ang gwapo niya at macho, maganda magsalita. Parang laging kumakanta. Tama ka. Babalik na ako sa England sa Christmas Eve. Pero ayokong umalis para makasama ko si Jigo. Kapag pinigilan niya ako, hindi ako aalis dito. Seryoso ka ba? Mm. Pero sabi niya sa akin, meron daw siyang ibang gusto. Totoo ba yun? Kilala mo siya? Sinabi niya yun? Mm. Wala yun! Wala siyang ibang gusto! Talaga? Mm-mm. Sabi ko na nga ba eh. Hoy, honey, tulungan mo ko. Sabihin mo naman kay Jigo, mabait ako. Oo. Sapal book lunchbox, bukas na po! Dain na po kayo! Ma'am, sir! Basok po, basok po! Kain po kayo sa sapal book! Kain po kayo! Dain na po kayo! Ah, may tinatago ka pala, Jigo. May talang ka rin pala. Okay, mga dishes, ha? Si Honey pumili niya. Hello. Teka nga. Nasaan ba si Honey? Ay, bakit siya yung lagi mong kasama, ha? Jigo! Hi, Jigo! Hi! Oh, Honey! Hinihintay kita eh! Sana magdala din ang noodle house mo. Kaya nito. Ha? Ano ka ba? Naniwala ka? Doon mang kasabihan na yun, no? Ako ang nagsabi sa kanya noon. Eh, ganun ba? Ako maraming salamat, ha? Ang ganda nitong regalo mo, ha? Ito talaga yung kailangan ko, eh. At triplay pa, ha? Ah, Jigo Pong! Aboy, mag-speech ka naman. Magsalita ka kahit paano. Chef, wala po ako masabi talaga eh. Kayo na lang po. Eh, ikaw magsalita dahil business mo naman ito, di ba? Pwede lang tayo mag-drago. Drago? Ayan, ha? Hindi ko alam kung alam niyo to. Yung Michelin Guide ng mga sikat na restaurant, nandito lahat ng mga kilalang restaurant. Kapag binigyan ka nila ng star, napakalaking karangalan nun. At magiging sikat ang restaurant mo sa buong mundo. Dati, hindi ko gusto yung libro mo yun eh. Bakit? Sino ba naman sila para maglagay ng star, di ba? Pero, ang paraan ng pagbibigay nila ng star, hindi dahil masarap. Pero, dapat palaging masarap ang luto kahit anong mangyari. Masaya man ang cook o broken-hearted siya. Kailangan palaging malasa yung pagkain. Hindi pwede maging iba. Kaya ako, ang goal ko, makakuha ko ng star na yun sa pamamagitan ng Sol Palbok's Lunchbox. At para na rin si Miss Palbok na nasa langit ay matuwa sa akin. Salamat. Salamat. Ang galing mo talaga, Mr. Bong. Ah, Mr. Bong? Malapit na akong bumalik sa England, pero ayokong umalis. Pigilan mo lang ako, hindi ako aalis. Huh? Oh, hindi mo talaga naiintindihan, no? Sinabi ko na, di ba? Si Honey ang mahal ko! Si Honey? Si Honey, oh? Si Honey, oh, ang mahal ko! Kaya umuwi ka na sa inyo. Sige, umuwi ka na! Huwag ka nang bakapalik dito, ha? Jigabong? Oh, sandali! Chris! Sandali lang! Paano na? Pinagkatiwalaan niya ako. Pero sinaktan ko siya. Bakit ka ba kasi nakialam? Humingi siya ng tulong ko eh. Natutuwa ka ba na may nagmamahal sa'yo kahit may asawa ka na? Ano ka ba naman? Sige nga. Ano bang nangyari sa inyo? Ano bang dahilan kung bakit gusto ko pa rin niya kahit na may asawa ka na? Ewan ko doon. Nung second year pa tayo noon eh. Ganun siya talaga. Nagsiselos ka ba? Ano? Ako? Magsiselos? Huh. Imposible. Pabayaan mo na sila. Huwag ka na makialam. Kapag pinilit mo siya, mas lalo lang siyang ayaw. Ganun ba? Oo. Kasi kapag pinabayaan mo, marirealize niya ang totoo niyang nararamdaman. Tama ka nga. Ganun ka rin eh. Ano? Eh kasi, na-realize mo na gusto mo ako.
Nung pinabayaan kita. Hindi ah. Oh no. Mag-aaral ka na nga. Eh, di ba? Alam kong gano'n na nangyari. Tama? Hindi. Aminin mo. Nakamali ka dyan. Aminin mo. Aminin mo. Sinabi mo mag-aaral ka na. Magkit mo talaga. Aminin mo na kasi. Oh, ngayon. Anong kinalaman sa akin ng draft notice na yan? Ay, wala itong kinalaman sa'yo. Hindi ko alam. Para lang kasing kailangan ko sabihin to sa'yo. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin may inisip ka ng iba dahil sa nangyari noon. Walang ibig sabihin ng pag-iyak ko sa balikat mo, ha? Ay, wala naman. Hindi naman ako ganun katanga. Alam ko kung bakit ka umiiyak noon. Wala akong ibang iniisip. Maniwala ka. Mabuti na yung alam mo. Paki-iksi at ng kupit. Maiksi na. Gusto mo iksian ko pa to? Sige. Magka-army ako. Kung ganon, hindi ito ang tamang gamitin ko para sa'yo. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa'yo. Nag-apply na ako ng transfer. Malapit ng exam. Ilang araw na lang yun. Nagulat nga ako eh. Parang lahat nag-apply ng transfer. Good luck ha. Hindi ako pwedeng matulog. Bakit naman? Tulungan mo ako mag-aral. Revihin mo muna ako. Major mo yun eh. Hindi ko gagawin yun. Sige na, Mr. Baik. Maawa ka naman. Okay, ang rate ay 100 per minute, ha? Okay. Ganito, ha? 1, 2, 3. Oh, ikaw nga. Sige, subukan ko. Una, get the airway. Check mo kung humihinga. At kapag hindi, 2 blows sa bibig. Oh. Teka, ano ba yan? Bakit nai-excite ka? Eh, emergency to. Hindi ah. Hindi ako nai-excite, no? O, anong susunod? O, sige. Pagkatapos, press the chest 30 times. 1, 2, 3, 4, 5. Teka! Dinidiinan mo ba o minamasahin mo ako? Baka masaktan ka eh. Diinan ko pa? 1, 2, diretso kamay! Ganito ba? 4, 5, 6, 7, 8. O, pahinga muna. Halika nga. Kailangan kong mag-aral. Eh, kailangan mo rin to. Carlo! May sasabihin lang ako sa'yo. Oh, kuya. Ate Honey. Huwag niyong kalimutan, may bata sa kabilang kwarto, ah. Kaya huwag ko na anong ginagawa ninyo.
Oh, sige. Sorry. Heto, inumin mo para kumalma ka. Ah. Two periods yung exam? Opo. Written muna. Tapos practical at interview. Kinakabahan po ako. Paano kaya? Huwag kang kabahan, no? Alam namin kaya mo yan. Oh, sige, oras na. Pumasok ka na. Honey, fight! Fight! Bye! Fight! Ay, hindi naman dapat siya mahirapan ng ganun. Ano nga ba yung tawag doon? Ah, alam ko niya. Galing! Parehong-pareho sa nireview namin yung exam. Eh, kasi wizard ang napangasawa ko, no? Mina, sa tingin ko, papasa ako sa nursing school. Number 68, honey, oh. Ako po! Pumasok ka na. Tatawagan kita mamaya. Kumusta po? Ako po si Honey O, applicant number 68. Teka, ikaw si Snail Girl? Nakapasok ka sa parang. Sa tingin mo, bakit ka namin kailangan piliin? Opo, nasa waiting list ako. Sinuwerte ka nga talaga. Ang mabilis sa tamang CPR ay makakapagligtas ng buhay. Pero ang maling CPR ay nakakamatay. Kaya naman mahalaga magawa mo ito ng tama. Para malaman mo, marami ng insidente na hindi nakatulong ang CPR. At ang gumawa ng maling CPR ay nakulong. Talaga po? Pero ang CPR ay para makatulong. Oo, pero kasalanan pa rin ang pumatay. Patay? Kung ikaw yon, ano ang gagawin mo? Gagawin ko pa rin ang CPR. Kung makakatulong po ito, o kung hindi man. Pero, gagawin ko pa rin po. Talaga? Oo, siya. Sige, gawin mo na. Tingnan mo muna kung unconscious. Ah, opo. Ayos ka lang. Hindi ka tatawag sa 911? Pwede bang tumawag kayo sa 911? Teka, dinidiinan mo ba ang minamasahe mo ko? Tama na yan. Kapag maraming tao sa paligid mo, kapag wala kang itinurong tao, walang tatawag sa 911. Sabi mo, pwedeng tumawag kay sa 911? Siguradong wala pang tumatawag sa kanila. Pagkatapos, kailangan ng 2 inches lang ang pagdiin mo sa dibdib. Ikaw, masyado madiin, mga 3 inches ang ginagawa mo. Binali mo na ang ribs ng tao. Maaaring mag-cause yun ng rupture sa lungs niya. Kaya ang kinalabasan ng CPR mo, namatay ang taong yon. Hindi namin matatanggap ang murderer dito. Alam ko nang bumagsak ako. Hindi raw pwede ang murderer dun. Ay, ang sama naman niya. Sabi ko na eh, hindi ang tipo ni Honey ang pwede maging nurse. Tama ka nga.
Kinabahan kasi ako dun sa dami na yun eh. Natakot ako nung sinabi nilang patay siya. Kaya nalito ako sa gagawin. Nagkamali tuloy ako ng sagot. Honey, anak. Ano naman ang gagawin mo ngayon? Hindi ko rin kasi masyadong siniseryoso sa Papa eh. Kasalanan ko kung bakit ito nangyari. Ah! Mag-iisip ako ng bagong major! Akit na muna po ako! Ay, si Honey, mukhang shock pa siya sa nangyari. Oo nga. Ay, mukhang malas si Honey sa prof na yun. Eh, di hindi na tuloy ang date natin. Oo, hindi tuloy. Ay, gustong-gusto pa naman sana kitang makadate. Nangako ako, kaya hindi ko na pwedeng bawiin yun. Ay, siguro naman, ayos na sa'yo kung mag-dinner tayong dalawa, hindi ba? Talaga? Jigo, yung kabataan katulad mo dapat nasa labas pag ganitong oras, ha? Ha? Birthday po ni Jesus, bakit po ako lalabas? Oo nga pala! Oh, ay di ba ngayon ang alis ni Chris? Oo nga, tama! Ay sabi niya eh, Christmas Eve ang alis niya rito. Tama! Uy, alas 7 raw ang flight niya ngayon eh. Eh sigurado ako, nandun pa sa airport yun. Ay na. Kung ako sa'yo, eh, pupuntahan ko siya. Ito. Ito na lang. Sabi ni Jello dati, maganda raw ito eh. Uy! Oh! Oh! Ano yan? Naku! Ngayon ah. Excuse me. Baka pwedeng, pakibilisan nyo lang. Late na po ako eh. Wala akong magagawa. Grabe ang traffic eh. Plate na ako. Uy! Uy! Ako! Nakita mo! Nabunggoy na kamotor. Singit kasi na singit eh. Naku! Wala siya! Diyan ka lang ha! Patay na yata! Dali! Dali! Ako! Dinig ko! Ano na nangyari ko? Tumawag niya sa 911 release! Uy! Dali! Ano? Miss! Diyan ka galawin! Hingin naman kayo ng tulong! Pag-alasan niyo! Miss! 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 Ano nangyari? Napatay mo na ang taong yon.5 minutes after the heart stops, the brain stops. After 10 minutes, patay na siya. Bayaan niyo siya! Kapag pinilit mong galawin ang biktima, baka ma-misplace ang spine. Mapaparalyze lang siya. Miss, anong gagawin nyo? Ano, Miss? Hinga pa ba? Tumot na, Miss. Uy, paya. Buti na lang nandito siya. Hinga pa ba, pare? May tumawag na sa 911? Hindi namin alam. May tumawag na ba? Mama, nakabulo kayo ng alam. Kayo na lang ang tumawag. Sige. Ayun,
Mr. Bong? Oh! Tama, ikaw nga! Sinundan mo ba ako? Sinundan mo ako, no? Para wag ako umalis? Pipigilan mo ba ako? Sasabihin ko lang sa'yo kung umalis ka na, no? Bakit pa nandito ka pa? Pasalamat kayo, narita ko nang dating. Na-traffic kasi yung train, eh. Teka, ano pang ginagawa mo rito? Naduloy ba yung flight mo? Hindi. Nanggaling na ako doon. Lumabas ako. Baka kasi pag umalis ako, buong buhay kong pagsisihan yon. Maayos na siya. Iniligtas ng CPR mo ang buhay niya. Nag-aral ka ba? Hindi naman po ako masyadong marunong. Alam mo, kung wala ka doon, baka namatay na siya. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Maiwan na kita. Miss! Close na po kami. Oo. Meron bang... Po? Hindi na bale. Nangyari kasing aksidente. Sana naman, tinext mo ako agad. Nag-alala ako. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Ayos ka lang ba? Ayos na bang lahat? Akala ko wala ka na. Nagugutom ako. Kung bumalik na lang tayo ng burger. Wag na nga. Umuwi na tayo. Gabi na rin eh. Ay. Bakit ba ang hirap makakuha ng date sa'yo? Nandito si Honey. Ha? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung ano na ako ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung pagmamahal ba yun. Pero kung ano man yun, kung friendship, meron na talaga makasihani dito sa puso ko. Alam mo ba yung ibig ko sabihin? Ano ngayon? Ano ngayon? Parang toto. Hindi na mabubura yun kahit na kailan. Ayos lang ba yun sa'yo? Paano naman magiging ayos sa akin yun? Eh di kung hindi, eh di ayoko na. Maglalagay din ako ng tato. Kung may tattoo si Honey, maglalagay din ako ng 10 kahit 100 na tattoo pa. Maglalagay din ako ng tattoo ko sa'yo. Ano ka ba? Papatayin mo ba ako, ha? Kapag tinatuan mo ako ng ganun, mamamatay na ako noon. Sa nga lang, may masakit na eh. Talaga? Eh di... Biotigma. Biotigma ang ilalagay ko sa'yo. Siguradong hindi ka masasaktan. Ano ka ba? Huwag mo nga akong niloloko.
siya nga pala, may ginawa akong oiso baggy. Baka naman gusto mong tikman yun, ha? Halika na! Oh! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Oh! Nakakaya, ang daming tao dito, oh! 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 Halika na! Oh! Oh! Sandali lang, oy! Sandali! Di ba bawal ang kotse dito pag gabi na? Oh, tama ka. Eh, bakit ka pumasok dito? Baka mahuli tayo. Kapag hindi tayo nahuli, eh, di mas maganda. Hindi ba mas masaya? Masarap lumabag sa rules. Nagulat ako. May pagka-rebelde ka rin pala. Ang cute mo. Charming. Marami pa akong charms na hindi mo alam. Lagot ka na talaga. Hindi ka na makakaalis sa spell ko. Ako nga, wala pang nahahawakan kahit isang pasyente. Pero ikaw, nakapagligtas ka na. At nakapatay ng isang dami. Pero ang totoo, iba ang pakiramdam niya. Iba ang pakiramdam ng totoo kesa sa dummy. Hindi ako natakot. Ang naisip ko lang, kailangan ko siyang iligtas noon. Nakalimutan ko na nga na may dinner date tayo eh. Yung nursing, akala ko ikaw ang dahilan kung bakit ko gusto. Pero iba ang pakiramdam ko. Mas may halaga na siya sa akin. Kaya mag-a-apply ako ulit. Tutulungan kita. Pinakamasayang Pasko ko to. Pakiramdam ko, araw-araw Pasko. Kapag kasama kita. Merry Christmas. Merry Christmas. Hoy, baka may makakita sa atin. Sino naman ang makakita sa atin, no? Ani? Hoy, ano ka? Baka siya may makakita sa atin, eh. Mahiya ko naman. Hoy! Ano ka ba? Hindi ko alam na ganito ka kahilig sa kiss. Talagang pilya ka, ha? Ano? Anong sabi mo? Uy! Honey! Uy! Ano mo? Sandali!